Ladies and gentlemen, esteemed guests and beloved members of our Radio Perpetual Sangar College, we gather here today with hearts filled with gratitude and reverence. As we embark on this meaningful occasion, let us commence our program with a moment of solemnity through an opening prayer, followed by the singing of our national anthem, Lupang Hinirang. Subsequently, we shall unite in singing the Olops Hymn, a melody that resonates with the spirit of community and shared values within our school. May these ceremonial elements inspire us and set the tone for a gathering filled with purpose, respect, and unity. Let's bow our heads and feel the presence of God. Father God, we gather here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fails us. We thank you for those with us that you would guide our thoughts and actions to bring you glory. Strengthen us and fill us with your peace. May we love and serve each other as Jesus assured us. Fill us with the Holy Spirit to do your good work on earth. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig kay mas masigahanan alam ng puso sa titik mo'y buhay upang hinihang kuya ka ng mag-ibig sa mandurubin di ka pasisigil sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal ang isang kapatawan. Ang
At its core, research is the systematic pursuit of knowledge, a methodical journey into the unknown, driven curiosity in the desire to understand, allowing us to expand our understanding of the world. Within the vast landscape of statistics, correlational statistics stand out as a powerful tool for uncovering relationships within variables, rather than asserting cause and effect. Correlational statistics explore degree and direction of association between two or more variables. It's the lens through which we examine connections, dependencies, and trends in datasets. Understanding correlational statistics empower us to make informed predictions, identify patterns, and draw meaningful insights from complex information. I'm Justin Garcia from the Balabay Signayan, your Master of Ceremony for today. I'm thrilled to guide you through this insightful learning about data analysis. I extend a warm thank you to each of you for joining us in this virtual space. Whether you're already well-versed in statistical methodologies or stepping into this world for the first time, I'm confident that by the end of this webinar, you'll not only grasp the significance of data analysis, but also appreciate its application in diverse contexts. Throughout our session, we'll cover data analysis. Our webinar today aims to help students who struggle with their data analysis in chapters 3 and 4. Also, those teachers and students who just aspire to deepen their understanding of data analysis. Our speaker today will teach research students how to correctly analyze their data, guiding us on the statistics of comparison and correlations. Our speaker, Mr. John Javet Gashas, is a licensed professional teacher and research director at Gardner College, Canada, who is currently taking a Master of Arts major in mathematics. He holds expertise in research data analysis, and his work has significantly contributed to many, which resulted in his notable achievements. Mr. John Javet Gashas will be guiding us through the further world of data analysis, statistics of comparison and correlation, providing valuable insights into the use of application of comparison and correlation. Without any further ado, let's give a warm welcome to our dear speaker, Mr. John Javet Gashas, as he gives insight into this webinar. Mr. Gashas, the virtual stage is yours. Okay, good day to everyone, lahat ng ating participants for this webinar, and the faculties of the School of OLOPS, especially to Sir Josh for inviting me on this webinar. Okay, so I am Sir Jap from Gardner College, Cainta. I am the research director of the school. And today, I will be discussing to you the data analysis. So, lahat ng tungkol sa pag-a-analyze ng data. Okay? So, at the end of this session, I hope that everyone will have to, will get to know how to analyze your data correctly, because there are some students or thesis students, research students that were struggling to do data analysis. So ito yung isa sa part ng mga research paper na pinakamahalaga para mabuo. Okay? So kasi kapag ka hindi mo nabuo itong iyong data analysis ng tama, therefore your research paper or study will become nonsense, okay? Kumbaga siya yung puso ng iyong mga magiging conclusion o mga makikita mong mga detalye, impormasyon, madidiscover mo na information on your research paper. Okay? On research paper, ito ay, I think that this is on chapters 3 and 4, if I'm not mistaken, pero on kasi on some papers, hindi na sila gumagamit ng chapters for their format. So, they are using the IMRAD format now kasi medyo mas mabilis. So, sa IMRAD kasi, IMRAD stands for
introduction, methodology, results, and discussion. So, andun na sa results and discussion yung part ng data analysis. Okay? So, on our presentation, no, sabi dito, this is about data analysis, a guide on statistics of comparison and correlation. Okay? So, madaming uri ng statistics for data analysis, pero for now, we will be discussing lang about comparison and correlations. So, itong dalawang to kasi ay halos palagi na nakikita sa mga research paper of students. Okay? So, please bear with me with the Netflix format of this presentation. Anyway, this is just to be for you to be catch, no? Yung attention ninyo. Makuha ka yung attention. Anyway, so let's study about data analysis. Okay, so for this, we will be discussing the difference between comparison and correlation studies and the test of difference and the test of relationship. So we will have three topics to be discussed in this session. Pero as far as I know, no, meron tayong time limit on discussion. Therefore, I will be giving you only the tip of the iceberg, kumbaga, on data analysis. Pero that tip of that iceberg is enough for you to conduct a data analysis on your research papers. Okay? So let's start by clicking here, the comparison and correlation. Okay? So, ang comparison at saka correlational studies ay dalawang uri ng research research design. So dalawa sa maraming uri ng mga disenyo ng inyong mga research paper. Okay? So ang comparative analysis ay isang research process na tumutukoy sa pag-identify ng pagkakaiba between two data sets. Ibig sabihin, dapat dito meron kang two groups and then you are going to compare to identify yung kanilang differences. So, if you want to find out na sila ay close ba to be said na same ang kanilang behavior or they are away from each other, na pwede mong i-conclude na sila ay hindi talaga magkaparehas. Okay? So, not necessarily pala na two groups ang kailangan mo. So, meron tong, kaya nga various data sets. Meron dyang comparison na ang tinutukoy is before and after. Ang tawag doon ay causal relationship or causal comparison relationship. Or meron din namang two groups na nga, which is you are dealing with them to identify if they were same or not. Halimbawa, section 1, section 2. Let's say students from OLOPS, students from other schools. Then you are comparing if they have same academic performance or same preference with movies, for example. So, pag sinabi lang comparative analysis, ang tatandaan nyo lang palagi, dapat meron kang differentiation between data sets. Okay? On the other hand, yung ating correlation ay tumutukoy naman sa pag-identify mo, pag-aalam mo sa degree of relationship between categorical variables. So ito yung isa sa pinagkaiba ng comparison and correlation. Pag correlation, ang hinahanap mo ay tawag yan, nakaka-apekto ba yung isang variable sa isang variable, pero yung variable na yon ay categorical. Samantala sa comparative, yung dalawang groups mo ba ay merong parehas na behavior o hindi. Okay? So again, pag comparative ang ginagawa mo, ang kinukumpara mo ay yung data sets. Pero pag correlation ang ginagawa mo, ang kinukumpara mo ay yung kanilang categories. Okay? So mamaya we will be tackling about the variables for you to be enlightened on what itong sinasabi ko ngayon for the definition of comparison and correlation. Okay?
So, ang researcher ay pwedeng mag-compare and contrast sa variables na hinanda nila to conclude if there is similarities and difference kapag comparative ang ginagamit. Pero kapag correlation ang ginagamit mo, nag-i-investigate ka doon sa connection ng dalawang bagay, dalawang categorical variables, kung sila ba ay closely affected by each other. Okay? Or yung kung isa ba ay naapektuhan ng isa pang variable. Say for example, no, pag comparison, let's say, dito tayo sa academic performance, the grades, no? Let's say examination scores, or let's say numeracy, ibig sabihin yung kagalingan, kaayusan, pagkatuto ng mga numbers. So let's say the numeracy level ng one school to another school, so that is a comparative study or comparison ang gagawin. Pero if you want to identify if, halimbawa, if the financial level of a student affects yung kanyang magiging, I mean, ginugustong school, nagugustuhan or napupusuang school pag siya ay nag-college. Kumbaga, yung iyong bang kakayahan, financial, halimbawa, middle class, mayaman, or nasa mga laylayan ng ating lipunan, nakaka-apekto ba yon sa school na pipiliin mo? So, yung dalawang yon ay categories. Pumapasok yan doon sa ating correlation studies. Okay? So, before ka mag-conduct na itong ating study type, kailangan mo munang i-identify ang iyong mga problems or objectives na gusto mong sagutin. Kailangan mo magbigay ng panimulang sagot o yung hypothesis at saka variables para ma-confirm mo yung answer dun sa problem mo. Kasi sa research paper, kapag meron kang isang problem, kapag may problem na nabuo, hindi mo yan masasagot lang ng yes or no. So, ang research paper kasi is a scientific literary work. Ibig sabihin, pag sinabing scientific, it follows a certain process. Yung certain process na yun could came from a rational process and empirical process. Pag sinabing rational, it is bounded by logic, and empirical, it is bounded by the facts na meron ka nakikita dito sa ating lipunan ngayon. Ngayon, if you have the problem now, syempre, you are going to give a tentative answer. The tentative answer is called hypothesis. I think it was discussed during your statistics lessons after ng GenMat, statistics yata yun, or sometimes sabay sa ibang school. That will be now the hypothesis now will be the temporary answer to the problem. Pero hindi siya basta-basta inisip mo lang sagot. Dapat itong sagot na to ay sinasabi nga nila educated. Sabihin, it must be relevant to the problem itself. Yung sagot mo dapat related dun sa question mo. And then, how are you going to find if that hypothesis is correct or not? So, magsiset ka ngayon ng mga tinatawag nating variables para ma-measure mo yung hypothesis kung tama siya o mali. Kasi kapag tama yung hypothesis, meron siyang equivalent conclusion. Kapag rejected ang iyong hypothesis, meron siyang equivalent ulit na conclusion. So, yun yung makikita naman sa chapters 5. Tama, chapter 5 lang pala ng inyong mga research paper. Anyway, ang pag-identify ng variables nga ay ito ang nagsisilbing sign or mark kung saan yung dalawang bagay, dalawang datasets ay magkakaiba o kaya naman makakaapekto sa isa't isa to correlate. Okay? So, kailangan talaga yung variables kasi hindi mo siya mame-measure. Ang research kasi is math-bounded also, kaya nga empirical, kasi ang math is a specific fact na na-invento for this.
Okay? So, if you want to measure your hypothesis, to answer, to determine your hypothesis, if it is correct, I mean, accepted or rejected, you need to have a sign, kumbaga isang bagay na magsasabi kung tama o mali. Okay? Or accept or reject, which is, yun nga yung variable. Kaya para ma-measure, para kasi masabi mong tama or mali yan, kailangan mo munang ma-measure. So, yung measurements mo ngayon, doon papasok si variable. Kasi si variable ay pwede mong ma-measure. Okay? Ito nga pala yung flow kung paano ka magsa-start ng research paper. Yung iba kasi, pag nasa-start sila ng research paper or data analysis, they start with the title, no? Which is a very, 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 very wrong move. Okay? Before you start a research paper, hindi ka maglalagay ng title muna. Ang sabi ko nga sa students ko, it must be done at the end of your research paper. Pagtapos na lahat, saka ka palang makapag-formulate ng title. So, ano yung mahalaga? Ang mahalagang mabuo yung tinatawag nating conceptual framework. Okay? Ang conceptual framework ay tumutukoy doon sa nagiging flow ng iyong research paper from the problem to the answer. Okay? So, itong diagram dito sa ating presentation is just a half, is just the half of the conceptual framework. Pero hindi siya palaging ganyan ang itsura, ha? Pwede siyang kahit IPO format, input, process, output, etc. Pero that will be on another topic. So sa pag-data analyze, you will be starting with your problems. Okay? Kailangan mong i-feed yung sarili mo ng lahat ng bagay tungkol doon sa problems. Lahat ng mga impormasyon tungkol doon sa problem. Halimbawa, gusto mong mag-aral tungkol sa nagiging financial capability ng isang tao. So, mag-iisip ka ngayon ng isang specific na issue, kaya nga problem. So, kaya ka nagko-conduct ng research, kailangan may issue kang gustong sagutin. So, there is a issue regarding financial capability of, let's say, Filipinos. So, you will be feeding yourself with ideas from existing facts, existing evidence, existing research papers regarding that para makapag-formulate ka ng sarili mong question. Eh, sir, saan po ba manggagaling? Manggagaling yan doon sa chapter 2. Kaya ang una kong pinapagawa sa aking mga estudyante ay ang chapter 2. Kailangan nyo mag-feed ng information lahat regarding your research topic. So from that, magkakaroon ka ng general information, general idea on how that topic revolves around a certain problem or a certain issue, and then makukuha mo na lahat ng relevant information na kailangan mo. So from that problem, magkoconstruct ka na ng sarili mong question. So from the question, magkakaroon ka ngayon ng tentative answer, which is the hypothesis. Now, to have the hypothesis be tested, kailangan mo syempre ng measurable devices. Ano 'yon? Ayun ngayon yung variables. So yung variables na to ngayon ang siyang magsisilbing measurements para ma-identify mo ngayon anong klaseng statistical test ang gagamitin mo para masagot, I mean, para ma-confirm kung ang iyong hypothesis is accepted or not. Okay? So, by following this flow, pwede ka na makapag-start actually ng research paper. Okay? Pero, kung data analysis lang muna ang focus, dito lang tayo hanggang sa type of test. Okay? So mamaya, didiscuss ko kung ano yung mga type of test na yan. Okay. Let's say for example, no, merong isang market researcher, ibig sabihin, yung mga graduate ng BSBA, etc., market analysis courses, or advertisement, etc. So on the field, ito yung kanilang trabaho, isa sa magiging trabaho, isang market researcher, or market
analysis, kalimutan ko na iba. Basta madami yan. Basta tungkol yan sa mga ganitong pag-aaral. Pagka ikaw ay nag-pursue pa ng tungkol sa business, okay, or economy, etc. So, isang market researcher, gusto niyang ikumpara kung there is a difference doon sa mga sales ng apples at sales ng oranges from the fruit stalls na nakatayo doon sa Marikina Public Market. For example lang. So, ito ay isang uri ng comparative na study. Bakit? Ano na yung keyword? Nagko-compare siya ng kanilang difference. So again, pag nagko-comparative study ka, you need to have two data sets, two or more data sets. So magkakaroon ka ngayon dyan ng data set doon sa ating apples at data set mula doon sa ating orange. So ano ngayon yung data set na yon? So paano mo makukuha? Kailangan mo magbigay ng variable. Pero ano nga ba ang isang variable? So para maintindihan kung ano ang variable, let's do a discussion first on what is a variable. Okay? So ko mema Google lang, no? Mema Google. So let's search about variables. Okay. So let's be on definition. Tapos ito, definition of a variable. Okay. Ang variable ay kahit ano na merong quality or quantity kung saan ito ay mga bagay na sinusukat ng isang individual. Halimbawa, quality, colors, red, orange, yellow, blue. So that those are variables. Sir, di naman sinusukat yon. Kaya nga meron tayong tinatawag na qualitative variable. Okay, so not necessarily kailangan mong sukatin by numbers, pero you can also measure by assigning categories sa inyong quality. Tapos on the quantity side naman, ito naman yung mga numbers mismo like height, weight, grades, mga numerical data like sales, number of people, number of students, etc. So anything that can be assigned into numbers, those are quantitative variables, right? So ito naman, didiscuss naman natin. It has been separated into two general divisions. So we have the quantitative variables, which also called numerical variables, and the qualitative variables, which are also called categorical variables. Now, ang quantitative variables, numerical in nature, kinagamit sa quantitative design. At dinidivide ito into two, which is discrete and continuous. No? Ang discrete and continuous, na-discuss naman yata yan sa statistics, I think. That will be the first lesson for statistics, di ba? Variables. So we have discrete and continuous. Ang discrete is non-negative and countable. So from 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Samantalang ang continuous are fractional and relatively uncountable kasi never-ending ang kanyang, hindi mo ma-identify yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Halimbawa, we have fractional numbers like 1.2, 1.3, 1.4, etc. Kasi between 1.2 and 1.3, merong 1.21, 1.22. So, not necessarily magkasunod ang 1.2 at 1.3. Sa pagitan naman ng 1.20 at 1.21, may 1.201, 1.2, etc. So, kaya relatively uncountable siya. Pero alam mo yung pwede ka mag-set ng first and last sa kanya, pero hindi mo siya maililist down lahat. Okay? Unlike discrete, pwede mo siyang, in yung sense ng countable, pwede mong ilist down yung mga pagkakasunod-sunod. Okay? Tapos on
Quantitative variables naman, ito ay non-numerical or descriptive. Ibig sabihin, qualities, categories ang binibigay. At dinidivide ito into three. Meron tayong nominal, ordinal, and dichotomous variables. So we have nominal variables na sinasabing simplest of all. It can be categories at wala siyang pagkakasunod-sunod. However, dun sa ordinal naman is also nominal in sense, pero ang pagkakaiba lang nila, the ordinal variables are ranked like first, second, third, fourth. And the last one, the dichotomous variables, ito ay meron siyang two distinct categories. Halimbawa, yes or no, true or false. Yan. Kung dalawa lang siya, wala nang ibang pwedeng i-categorize sa kanila, dichotomous ang tawag. Okay? So, ang variables po ay lumalabas into different types. So, we have independent, we have dependent, mediating, control, extraneous, and moderating. So, let's start with the independent variable. Ang sabi sa independent variable, itong mga variable na to ang nagiging dahilan ng pagbabago doon sa isa pang variable na tinatawag nating dependent. So, magkakambal yan dalawang yan. Kapag nagbago yung independent, magkakaroon ng pagbabago din dun sa dependent. Kumbaga, para silang cause and effect. So, itong mga variables na to, yung independent, ay pinapalitan purposely by a researcher to see if there will be an effect dun sa isang variable, which is the dependent nga. Dependent nga. So, tinatawag tong explanatory variable. On the other hand, ang dependent variable naman ay measured and observed. So, ito yung nire-record mo as data. Yung mga lumalabas dyan, ire-record mo at siya yung gagamitan mo ng statistical test. Okay? Kasi sila ay mga result. Ngayon, itong change sa variable na to again ay nanggaling sa pagpapalit-palit ng independent variable. Next, we have the mediating variable. Ito naman ang magpapalakas ng koneksyon ng independent at saka dependent. So, mamaya magbibigay ako ng example regarding this. We also have the control variable kung saan ito ang isang variable na nag-remain constant throughout the experiment, not necessarily experiment, scientific experiment. It can be anything, no? Pwedeng sa isang market observation or tests. Okay? So, itong control variable, hindi mo yan pakikailaman. Hindi mo siya babaguhin. Okay? We also have extraneous variables. So, itong mga variables na to ay unexpected. Hindi mo inaasahan na meron palang ganon, hindi mo siya na-consider. So, ito ay magbibigay ng malaking epekto sa iyong mga conclusions kung hindi mo ito na-limit. So, extraneous variables yon. And the last one is the moderating variables. Ang moderating variables ay siyang magpapalakas naman at magpapahina doon sa ating mediating variable. So, para mas ma-visualize nyo kung ano itong mga variables na to, let's have here an example. Okay, so I have here an independent and dependent variable. Sir, paano ko pala ma-identify kung anong klase mga variable ilalagay ko? Again, feed yourself with information. Construct first your chapter 2. Makikita mo yan sa other researchers. Pwede mong i-adopt. Or may makikita ka sa other researchers na kinulang sila. So pwede mo siyang ilagay as gap. Yung mga gap na yon, yun yung babaguhin mo sa research paper. May mga ganon. So, pero for example, no, we have here independent variable kung saan ang isang company nilagyan nila ng 50% more yung kanilang shampoo sa Shea. So, same price, 50% more. Tapos, ang target nila, so kailangan may objectives kasi kayo eh, di ba? Sabi ko kanina. Target nila is magkaroon ng increase in sales. So, ilalagay nila yung target or objective as a result, which is the dependent variable. So, the problem here now is, are they going to, is adding 50% more dun sa shampoo
is effective or not. So there is a problem, yun yung issue niya. Kung naglagay ka ba ng 50% more dun sa original size ng shampoo mo, mas marami bang bibili sa'yo? Yun yung gusto nilang i-identify. Okay? So sa gitna nila, palaging merong mediating. Kaya nga nasa gitna, mediating, mediator, pumapagitan. Pumapagitan sa independent at saka sa dependent variable. Ano yon? Yung number of customers, existing customers na meron sila. Kasi kapag dumami yung number of customers nila, ibig sabihin, mababago nun yung sales. Pwedeng tumaas yung sales. So, sabi ko nga, ang mediating ay siyang magpapalakas ng connection ng dependent at saka independent. So, pag tumaas yung sales, ibig sabihin, yung independent natin na 50% more ay effective. Okay? Kung bumaba yung customers, konti yung bibili, eh di magkakaroon ka ng bagsak sa sales. So, maapektuhan nun yung conclusion mo for the 50% more nung sa shampoo. So, ibig sabihin, hindi siya effective kasi hindi dumami yung customers mo. Okay. Now, ang mediating ay merong kakambal din na variable, which is the moderating variable. Itong moderating variable na to ay siyang magpapalakas ng mediating depende dun sa kanyang mga katangian. Halimbawa, paano kung may customer ka nga, pero dumami nga customer mo, madami gusto bumili, madami yung nararating ng iyong shampoo, pero yung purchasing power nila is mababa. So, ibig sabihin, hindi sila makakabili ng shampoo mo kasi mababa yung purchasing power. So, maapektuhan nun yung mediating variable mo. Kung mababa ang purchasing power, mababa yung number of customers mo. Therefore, mawawalan ka ng sales. In short, magkoconclude ka ngayon na yung shampoo mo na 50% more ay hindi effective. Yung iyong advertisement na 50% more ay hindi effective. So definitely, ayun yung role ng isang moderating variable. Now, on a scenario like this, there are variables na hindi mo ini-expect na bigla na lang lalabas. Ano yun? Halimbawa lang naman, disaster. Nagkaroon ng, let's say, natural disaster. So, syempre, pagka ganun, wala kakayanan yung mga customer mo na bumili or wala kang magiging kakayanan na mag-produce. Kasi, syempre, pagka nagkaroon ng natural disaster, lalo na kung malakas, affected din, syempre, yung production mo. Mahirapan ka, wala kang kukunan ng mga raw materials mo. So, mahirapan yung iyong company. Or sometimes, karoon ng economical disaster. And yun, sobrang taas na ng presyo, tumaas lahat ng operating cost, tumaas lahat ng mga raw materials na kailangan mo for shampoo, so hindi mo ngayon ma-achieve yung 50% more. O kaya naman, na-achieve mo nga siya, pero maapektuhan naman yung sales mo kasi walang bibili, kasi na-dilubyo din sila, or nabaha, nabagyo, nalindol, ganyan. So, walang bibili sa'yo kasi wala silang magiging kakayahan. So, yun yung mga variables na hindi mo inaasahan, bigla na lang darating. So, ang goal ng isang data analyst ay to limit yung extraneous variables. Kasi pag hindi mo na-limit yan, malaki ang epekto niyan doon sa iyong variable flow. Okay? And there is a control variable kung saan hindi mo ito nababago, yung duration ng observation mode of the sales. Let's say from February to March. So, one month. So, hindi mo yung babaguhin. Unless, gawa ko ulit na isa pang research, ibang duration, control pa rin siya kasi wala kang kakayanan na baguhin yan. Okay? So, those are the variables. Ngayon, balik tayo doon sa ating example kanina. Sorry. Nga pala. Hindi lahat ng research paper ay nagpa-follow dito sa ating flow, no, na merong independent and dependent variable. May mga pagkakataon na meron lang isang variable ang research paper, halimbawa, relationship ng gender and college course. So, categories lang yon. Hindi natin kailangan na independent at saka dependent variable. Difference in purchasing power of residents in City A and City B. So, hindi mo na kailangan pa kung sila ba ay
kung saan nila kinuha yung kanilang purchasing power, kung saan galing yung pera nila, nagkatrabaho ba o hindi. Ang gusto mo lang malaman is there any difference between the purchasing power of residents in CTA and CTB. So wala kang independent at saka dependent doon. Pero may variable pa rin kasi kailangan mo siyang i-measure. Okay? So, isa kasi sa mga konsepto na, misconception na nakikita ko sa mga estudyante is kapag tinuro mo yung independent at dependent variable sa kanila, ay na lang iniisip nila sa lahat ng research paper. So, kapag may bagay nga kasi na hindi siya papalag, hindi siya SWAC. So, pag hindi siya SWAC, bilang isang estudyante na hindi mo alam na hindi pala SWAC yung independent at dependent variable doon, mahihirapan ka, mabubuang ka. Literally. Kasi, hindi mo alam yung gagawin mo next. Okay? Yun yung mga isa sa mga bagay na nagiging dahilan kung ba't nahihirapan sila sa paggawa ng data analysis or research paper itself. Okay? So, balik tayo din sa example natin kanina, no? So, nagka-compare and difference tayo ng comparative. So, ang variable natin ngayon, syempre, napaka-simple. Yung sales. Kasi, hindi mo mako-compare yung difference nila kung wala kang sales. Kung wala kang sales na makukuha mula dun sa nagbebenta ng apples at nagbebenta ng orange. Okay? So, yun yung iyong magiging variable. So, in short, pag nag-conduct ka ng study, dapat yung data na makukuha mo ay tungkol sa mga magkano yung naging benta nila. So, sir, kailangan ba dyan ng gano'ng katagal? Control variable yun. Kung gano'ng katagal yung sales. Halimbawa, sales nila sa isang taon, sales sa isang buwan, okay na yon. Control mo lang yon, hindi mo yan babagwe. Pero yung sales, ito yung kukunin mong mga data mula sa iyong mga samples. Yung samples ay yung mga nagbebenta ng orange at nagbebenta ng apples. Okay? Sana may pumapasok, no? At naiintindihan ito ng mga bagay nito. Ngayon, sabi ko, after ng problem, after ng variable, kailangan mo ng test. Ano ngayon yung test na gagawin mo para makuha mo yung kanilang difference, para malaman mo kung may difference sila. Okay. Before ka mag-conduct ng test, sabi ko, kailangan mo syempre ng hypothesis. Paano ko conduct? Paano ka maglalagay ng hypothesis dito? Sila, gawin mo lang negative ang sentence mo. Halimbawa, is there a difference between the sales of apples and oranges? Ayun yung problem. Gagawin mong hypothesis or temporary answer is, gagawin mo lang, there is no difference. So, the presence of the word no, it makes the sentence semantically negative because yung statistical test na available sa atin today is testing the negative semantics. Ibig sabihin, negative arrangement of the sentence ng hypothesis. Hypothesis ang tinetest, hindi ang question. So, isang misconception na naman ng mga nag-aaral ng research paper at data analysis, ang pag-iisip na yung test, statistical test, ang makakasagot sa tanong. Mali. Ang ginagawa ng test ay tinatry niyang sabihin sa'yo kung ang hypothesis mo ba ay accepted or tama or rejected or mali. So pag alam mo na yung pagiging tama at mali, accepted at rejected ng ating hypothesis, masasagot mo na ngayon yung tanong. Diba? Halimbawa dito sa example, if there is a difference in the sales of apples and oranges, yun yung question. Ang sagot mo, temporary answer mo, there is no difference. Walang pinagkaiba ang apple sa orange. Ang mga benta, kinita sa apples at kinita sa orange. Walang pinagkaiba. There is no difference. So ngayon, pag nag-conduct ka ng test, aalamin ngayon ng test kung yung walang pinagkaiba ba ay tama o mali. O halimbawa, nag-conduct ka ng test at tapos mo at ang lumabas, walang pinagkaiba. So, ibig sabihin, tama yung hypothesis mo. Pag tama yung hypothesis mo, may sagot ka na sa tanong. Kahit naman mali yung hypothesis, may sagot ka na sa tanong.
So kung tama ka, ang sagot mo sa tanong, ibig sabihin, wala silang pinagkaiba. Same lang yung pinagbentahan ng apples at same lang yung pinagbentahan ng orange. Ganun siya kasimple. Pero ang hindi simple dito, yung pag-conduct ng test. Ito yung isa sa mga kinaaayawan na topic sa statistics ng mga estudyante. Okay? So, ano yung mga test? Balik tayo dun sa ating home. Meron yan dalawang uri. So, we have here test of difference and test of relationship. Okay? So, let's start muna sa test of difference. Okay? Ang test of difference ay ginagamit para ma-determine ang pagkakaiba mula sa dalawang groups or among groups, kasi pwedeng 3 groups yan or 4 groups. So ang data na kinukuha mo dito ay average, I mean ang sinusukat mo rito ay yung average nila. Kasi kapag parehas ang average, no difference. Magkaiba ang average, there is a difference. Okay? So ginagamit din to sometimes to determine the effect of a variable on the mean value of some other characteristics. Ibig sabihin po niyan, ginagamit din ang test of difference, ginagamit din ang test of difference kung meron bang epekto yung isang treatment na ibibigay mo doon sa isang group. So one group lang, halimbawa yung paggawa ng COVID-19 vaccine. Hindi, wag na COVID-19 vaccine, move on lang tayo dyan. Gamot, no? Halimbawa, wala pang gamot sa cancer. So, mali yun, isa sa inyo, maka-invento ng gamot sa cancer. So, bago mo kasi administer yan sa iba, kailangan mong i-test. So, i-test mo yan kung magkakaroon ba ng pagbabago doon sa mga samples mo. Samples mo, yung mga pagbibigyan mo ng gamot. So, halimbawa, gumawa ka ng 20 na tao at willing sila to test yung gamot na na-invento mo, so kukunin mo muna yung data nila bago mag-test at saka after magbigay ng gamot. So yung naging result bago mag-test at saka after mag-test, yun yung ipagbabanggain, i-compare, and i-identify mo if there is difference between those two. Kasi pag nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng pagkakaiba between the before and the after, ibig sabihin, maaari na ang iyong gamot ay effective. Okay? Kasi may mga hypothesis na effective, may hypothesis na hindi effective. So, maaari din naman na hindi siya effective. Ngayon, kung sinabing walang pinagkaiba before and after, matik, iisa lang ang conclusion mo doon. Hindi effective kasi wala nagbago. Okay? So, yun yung isang uri ng test of difference. Dalawa palagi yan. Okay, so ito yung mga halimbawa ng mga test of difference. Meron tayong Z-test. Ang Z-test ay inaalam yung degree ng closeness ng ating mga average data from hypothetical or group mean. So, dalawa ang pwede niyang alamin. Hypothetical at saka group. So, pag hypothetical, ibig sabihin, i-confirm mo kung yung sinabi niya ay parehas doon sa nakuha mo. Pagka naman group mean, i-confirm mo kung yung first group at second group ay merong parehas na performance or behavior or data. Okay? Yung data na yan ay average. Okay? So, meron yung mga types. Meron tayong one sample test and two sample test. Pag one sample test, ito yung sinabi ko nung una, galing sa hypothesized mean. Kino-confirm mo kung malapit ba sila dyan sa hypothesized mean or malayo. Pag two sample naman, ang kino-confirm mo kung magkaparehas ba yung behavior ng dalawang groups. Okay? One sample, hypothesized mean. Two sample, two groups. Okay? Kailan mo ito gagamitin? Ginagamit ang Z-test bilang pagkukumpara ng dalawang group nga or sometimes confirmation of hypothetical value
Kapag alam mo yung tinatawag nating population standard deviation. So I will be leaving this to your statistics teacher or PR2 teacher kasi dinidiscuss naman nila yan. Focus natin dito paano lang maggawa nitong data analysis. So population standard deviation. O kaya ang data mo ay lumalampas ng 30 pieces. Sir, bakit 30? But bawal ba lumagpas ng 20 or 21? Something like that. Meron kasi isang teorya sa statistics, tinatawag siyang central limit theorem, di ba? Ina-assume natin ang pagiging normal ng distribution ng ating mga data. Palagi nating ina-assume na normal ang distribution. Kasi ang normal distribution, kayang-kayang isolve. Tapos, according to sa central limit theorem, the greater the number of data, the closer it becomes normal. Or, I mean, the closer it becomes perfect. And, according to some statisticians, the number 30 is very special because on this number, the normality of the data starts. So, nag-uumpisa na yung pagiging normal ng data. Kaya yung mga students ko, sabi ko sa kanila, if you are going to conduct a survey, conduct experiments, you need to do it 30 times. You need to survey 30 people or 300 people as long as it will be greater than 30. Because according to the statistical theorem, it must be the data must be greater and greater and greater for you to have a perfect conclusion, perfect outcome, perfect representation of the value na kailangan mo. Okay. So, despite of all of that, pag sinabi natin z-test, 30 sample, o kaya naman, ito ay magko-compare ka pag alam mo ang population standard deviation. Okay? So, meron isa pa, which is the t-test. So, itong t-test ay isang test na kagaya din ng z-test. Parehas sila sa halos lahat ng bagay. Kaya lang, dito, hindi mo na kailangan yung population standard deviation. Kung papipiliin ang mga researchers kung anong gagamitin, mas ginagamit nila si t kumpara kay z. Kasi sabi nila, mas madaling isolve, mas madaling mag-interpret, at mas swap doon sa kanilang mga variables na meron siya. So, ang types ng t-test, ganoon din, one sample, two sample, that which is same doon sa ating z-test, pero meron siya isa pang special sample, which is the paired t-test. Ang paired t-test ay isang test kung saan kino-confirm mo if there is a change from one, from before at saka from after. Yun sinasabi ko kaninang example. So, bagay na bagay doon ang paired T. Okay? Pag one sample naman, halimbawa, may nagsabi lang. Halimbawa, sabi ni Pedro, ang level of, ano pa tawag na? Ang IQ level, halimbawa, ng mga estudyante sa Marikina ay below average. O, ligay natin ang number. Halimbawa, below. Kunwari, ang average ay 75 talaga. So, ang below nun, 74, 73, 72. O, sabi niya, sabi ni Pedro, nagyayabang siya, kiniklaim niya. 75 lang naman ang, below 75 naman yung mga taga Marikina eh. So, ikaw bilang isang researcher, sabi sa'yo, rational ka mag-isip at empirical ka mag-isip. Di ka naniniwala. Ang ginawa mo, nag-conduct ka ng research mo. So, nagkaroon ka ngayon ng issue. Anong problem? Tama ba siya? Tama ba si Pedro? Yun yung issue, yun yung problem. So, objective mo ay ma-confirm kung tama siya o mali. So, ngayon, dahil ang pinag-uusapan ay tungkol sa IQ level, ano ang magiging variable mo? Siyempre, IQ test result, IQ test grades or IQ test tawag doon, level nga kasi may test yan tapos ang score mo may katumbas na level. So nag-conduct ka ngayon ng experiment kasi pang-experiment yun eh. Hindi mo pwede i-survey yan, hindi mo pwedeng
tanungin yung tao kung matalino ka ba o mahina, di ba? Or saks lang, sakto lang, di ganon. So ang ginawa mo, nag-conduct ka ng experiment. Nagbigay ka ng test sa mga taga Marikina, yung test na yon ay ang iyong tool, no? Tapos yung tagal nila sa pagsasagot ay hindi mo na pinakailaman. So yun yung control variable mo ngayon. Check mo ngayon yung mga results nila. At nakita mo sa average mo na sila ay 95 pala. So above average. Yun yung one sample. Iko-compare mo yung 95 na nakuha mo at yung 75 na hypothesized ni Pedro. Okay? So sometimes, ang nagbibigay ng hypothesized mean ay yung researcher. Okay? Halimbawa, hinahypothesized mo na sa taong ito, say for example, sa taong 2024, magkakaroon tayo ng pagtaas ng 3% sa magkakaroon ng trabaho. Halimbawa, so mababawasan yung mga walang trabaho, 3%. Ganyan. So yun yung hypothesis mo. And then, nag-conduct ka ng survey to confirm yung hypothesis mo kung tama o mali. Nag-conduct ka ng survey, I mean, ng study throughout the year and then identify kung ilan yung nagbago from jobless to merong trabaho. So, halimbawa, na-found out mo, 4%. Yung 4% and yung 3%, ipa-compare mo sila ngayon dalawa. Inyong nakuha, obtained value, at saka yung hypothesized values. Pagka ganun ang setup ng experiment ng data mo is one sample lang gagawin. Pero kung two samples, dapat meron ka two groups. So for example, you're comparing nga, kanina ko pa sinasabi, school to school, male, sino, male and female, sino mas magaling sa math, male ba o female, sino ba mas matalino sa English, no? Singapore ba or Philippines, China ba o Philippines, or US ba or Philippines, ganyan. So you have two groups. O kaya, sino ang mas mayayaman na estudyante, no? Mga mayayamang estudyante, nasa Ateneo ba, nasa De La Salle ba, or nasa Olofs ba, parang ganyan. Dapat you need to have two groups and then compare yung kanilang mga average. So pag paired t-test naman, ayun lang, kailangan mo na treatment. And then, compare mo yung before at saka yung after. Okay? So, pwede gamitin ang t-test, pwede gamitin ang z-test, pero mas ina-advise ko gamitin ang t kumpara sa z. Okay? Mas madali mag-ano dito, mag-conclude. Okay? So, ang z and t ay pwede rin i-rate bilang isang one-tailed at saka two-tailed na test. Pag sinabi natin one-tailed test, aalamin mo lang kung ang iyong nakuhang value ay mas mataas or mas mababa doon sa hypothesized. Halimbawa, ang problem mo is score exam. So, nag-conduct ka ng research, nag-conduct ka ng pag-aaral tungkol sa score sa exam. Halimbawa, exam sa science. So, ang problema mo ngayon is, ano yung score sa exam ng mga estudyante? Yun yung problem. So, objective mo, malaman yung score nila. Yun yung goal mo. So, syempre, magkakaroon ka ng panimulang sagot sa tanong. Ang sagot sa tanong ay, ang score ng mga estudyante, the scores of the students on science exam is, lalagay mo ngayon doon, greater than 70 or less than 75. Ayun yung greater or less than. So, tatest mo yun and then magkakaroon ka ng conclusion. So, mami, tuturo ko naman kung paano yan. And then the other one is the two-tailed. Ito ay equal or not equal lang yan. Kung parehas ba or hindi. Okay, so doon sa one-tailed, merong isang nakakaangat, merong isang nakakababa. mas mababa. Merong isang mas mataas, merong isang mas mababa. Sa two-tailed naman, ang usapan lang dyan is parehas ba yan or hindi. Okay? So, another test is ANOVA or
analysis of variance. So ito ay ginagamit para ma-identify ang difference with the scores of difference of the average scores of data from tatlo or more groups. Kasi yung T at Z, pang dalawahan lang. Pero pag tumatlo na yan, doon ka na sa ANOVA. Okay? So, meron yung mga uri, syempre. Meron tayong one-way ANOVA. Pag one-way ANOVA, isa lang yung iyong independent variable o yung independent category. Pag two-way ANOVA, meron kang dalawang independent variables. So, kailang ginagamit? Kapag meron kang three groups o mahigit pa. Kasi hindi mo na magagamit ang Z at T kung tatlo na yan. Tandaan, ang Z at saka T, pang dalawa lang. Pero saan ginagamit tong lahat, tong tatlo na to, yung Z, yung T, yung ANOVA, ginagamit para magkumpara ng dalawang groups. Kung ang goal mo ay magcompare, pipili ka sa tatlong ito na statistical test. Okay? So, balik tayo dun sa ating sample kanina. So, ang magiging test mo dyan ay pwedeng Z or pwedeng T. Pero ang advice ko is T kasi mas madali siya. So, dahil, anong dahilan? Meron tayong two groups, no? Meron tayong nagbebenta ng apples at nagbebenta ng orange. So, paano ka makakakuha ng data? Pwede mo silang interviewin. Magkano po ang sale nyo dito? Kung halimbawa, stall number one, nagbebenta siya ng orange at apple. Magkano po sale nyo sa apple? Magkano ang sales nyo this month sa orange? Record. Then, next sample, next tindahan, next stall. Magkano po data niyo? Ah, magkano data? Magkano po ang nabenta niyong apple? Magkano po ang nabenta niyong orange? Record. Okay? Hanggang makabuo ka ng data mo at pwede mo na magamit si T at saka si Z. Okay? Again, I will be leaving the solving part. Medyo matagal ang solving na itong mga to on your statistics teacher and PR2. Or PR1 teachers. Ngayon, may tuturo ako sa inyo mas madaling paraan kung paano ma-solve ito using a software, libreng software. Hindi siya Excel. Hindi rin siya SPSS, something like that. Okay? So, mabalik tayo ngayon doon sa isa pang uri ng test. Ito yung test of relationship. Tapos tayo sa test of difference, test of relationship na tayo. Sa test of relationship, ang ina-identify mo naman dito ay yung association, gano'ng kalapit sa isa't isa ang mga categories. Again, categories. Hindi siya numbers. I mean, hindi siya numbers in sense. Categories. Kumbaga, in-assign mo sila doon sa mga bagay na yon. Dahil di mo sila masukat, di mo sila ma-measure ng numbers, nilagay mo sila sa categories. Bawa gender o kaya course o kaya strand, ABM, stem, yums, ganyan, or gas, o kaya uri ng bahay, one floor, two floors, three floors, o kaya saan ka nakatira, city 1, city 2, city 3, o kaya anong klase, ano ang language. So that's category. Bisaya, Kapampangan, Tagalog, Kiligaynon, Ilocos, Iloco. Tapos Ibanag, something like that. So hindi mo siya ma-measure in numbers, pero pwede mo siyang ilagay as, i-assign as categories. Sir, palagi bang walang number dyan? Hindi. Meron pong number minsan ang category. Halimbawa, yung mga nakarank. Halimbawa, nakascore ng 20 to 25, yun ay isang category na. Nakascore ng 26 to 30, isang category na rin yun. Okay? So, basta inassign mo, that's category. Ngayon, ang test of relationship ay ginagamit din to check whether the variables are related without the sense of cause and effect relationship. Wala siyang sense ng cause and effect. Ang hinahanap niya lang ay magkalapit ba sila? May ano ba? Meron bang sense of relations between two categories? Halimbawa,
nakakaapekto ba yung iyong course, halimbawa, I mean strand, kasi senior high school pala kayo, nakakaapekto ba yung strand mo sa pipiliin mong tawag yan, pipiliin mong school na papasukan, or nakakaapekto ba yung strand mo doon sa paboritong, magiging paboritong movie? So that is, those two variables are not interconnected in any way. So yun ay tinatawag na two independent variable, kasi two independent categorical variable, kasi wala, kung unang tingin mo, wala kang makikita sa kanilang pagkakahalintulad. Wala talaga silang kahit isang connection. Kaya kung gusto mong alamin kung sila ba ay may epekto sa isa't isa, pwede mong gamitin ang test of relationship. Kaya ito yung mga uri ng test of relationship. Mga basic lang ang bibigay ko sa inyo. We have chi-square test, or sometimes on other books, yan ay person chi-square test, or simply chi-square test. Ang gamit nito ay syempre pag-identify ng degree of relationship between the expected and observed values of a group, or degree of relationship between two groups. Ganyan nga, yung nakaka-affect, or meron bang epekto yung course mo sa pagpili ng ng gusto mong alagang hayop. Ganyan. Mas ano ba? Mas pinipili ba ng ABM ang mga aso? Mas pinipili ba ng STEM ang mga zebra, limbawa? O mas pinipili ba ng mga yums ang mga buwaya, alagaan? Ganyan. So, yun yung categorical variables or categorical groups. So, ang uri niyan, dalawa. Meron tayong goodness of fit at saka test of independence. Pag sinabing goodness of fit, hinahanap mo dito kung yung categorical variable ba ay different dun sa ina-expect mo. Halimbawa na lang. Ano ba magandang example? Halimbawa, halimbawa, mas magaling mag-aral ba ang mga YUMS? Ganyan. So, check mo yan. Check mo yung, meron kang expectations, kasi kailangan meron kang expectations, mas magaling ba mag-aral yung mga YUMS? Above ano ba mag-aral ang mga YUMS? Above normal? Sabihin, halos di na matulog kakaaral, or ang mga ABM ba magagaling sa math? Ganyan. So, meron kang expectation nilalagay, and then giget mo yung distribution doon sa categories mo, then pa-compare mo kung sila ay malapit sa isa't isa. Pag independence naman, ito, tinetest mo dito yung relationship ng dalawang variables. Halimbawa, pag nakadepende ba si strand ang galing sa math? Halimbawa, mas magaling ba ang STEM? Magaling ba ang UMS? Magaling ba ang ABM? Kumpara sa pag-aaral ng statistics or pag-aaral ng GenMath, pag-aaral ng calculus, etc. So, yun yung test of independence. Ginagamit yan, syempre, if you are comparing two categorical variables, or sometimes, a categorical variable will be identified if it is different from your expectations. So, pero as much tawag yan, kung makikita ninyo sa field, no, mas marami gumagamit ng chi-square sa test of independence. Kasi yun ang gusto nilang alamin palagi. Yung mga bagay na hindi magkakonect, gagawa nila ng connection. Kung connected ba sila or hindi. Okay? So, next is for chi-square test, kailangan po dito ay categories, no? Pero may mga bagay na hindi category ang iyong variable. Ano yun? Mga ang iyong data. Ano yun? Quantitative datas. Makukuha mo is number. Paano mo ngayon yung gagawing category? Pag ganun ba, hindi mo na siya pwedeng gawing categories? Pwede pa rin. Ilalagay mo siya sa tinatawag nating interval. Okay? Halimbawa, yung score ba sa exam ay related sa dami ng alagang hayop?
Ay, hindi, wag yan. Yung score ba sa exam ay related sa paboritong kulay ng sapatos. So, yung kulay ng sapatos is category. So, pwede mong red, blue, white, black, or yellow, or violet. So, you have categories, pero walang numbers yun. Pero yung edad, yung iyong age, ay, sorry, age, saan galing yung age? Yung, sorry, yung score pala sa exam. Yung score ba sa exam ay makakategorize mo. Kasi ang score doon ay 10 over 20, 15 over, 17 over 20, 16 over 20, 5 over 20, wag naman sana, 3 over 20. So those are quantitative data. So to be specific, those are nominal data. Specific, I mean, discrete na data. Mailalagay mo ba siya as categories? Yes, gagawa ka ng tinatawag nating interval data. Kung kayo ay nakakaalala pa ng grade 9 or grade 10 na math, meron tayong tinatawag na frequency distribution table. Yung nilalagay mo yung score as 0 to 10, 11 to 15, 11 to 20, ganon. Yung interval na yon ay categories. So pag doon mo nilagay yung data mo, magiging categorical na siya. So from being quantitative data, pwede mo siyang i-move into categories depending on the situation, depending on the problem you are trying to answer, depending on the hypothesis you are going to test. Okay? Kung kinakailangan, edi gawin mo. Kung hindi naman kinakailangan, wag na. Kung hindi mo siya, hindi mo siya kasali sa iyong hypothesis, wag, ba't mo siya gagawin? Okay? Again, isa pa yan sa mga nagiging mali ng mga nagko-conduct ng data analysis. Kala nila, mas maraming data, mas tama. Mas maraming gagawin, mas tama. Mali. Kung ano yung gusto ng iyong hypothesis, gusto ng iyong problem, sabi ko nga, objective. Kung ano yung objective mo, dun ka lang. Hindi ka pupunta kung saan-saan. Dami kasing ganyan ang ginagawa, no? Palagi silang, labo na si survey, daming tanong. Pagtingin mo sa questions, sa statement of the problem, ay di man pala kailangan yung tanong niya. Kahit isang tanong nga lang, masasagot na yung statement of the problem, okay na yon, at least makabuo na siya ng categories doon, makagawa na siya ng chi-square. Okay? Another example, another type of correlation test ay itong Pearson R o yung sometimes natawag na Pearson R, moment correlation or moment coefficient, R coefficient, whatever, basta nakita niyo yung symbol na Pearson R or R, ito ang tinutukoy nun. Ito ay sumusukat sa gaano kalakas ang relasyon, yung association ng dalawang variables. Gaano kalapit yung, gaano nakaka-apekto yung score mo sa exam or gaano ka-related yung score mo sa exam doon sa paborito mong kulay na sapatos. Yung chi-square kasi, inaalam niya lang kung ito ba ay related or not. Pero si Pearson R, ang inaalam niya ay gaano sila ka-close, gaano sila kalapit sa isa't isa. Meron sila ba ay weak correlated, a weak na correlation, sila ba ay strong na correlation, positibo ba yung correlation nila o negatibo ba yung correlation. Kaya that's why merong apat mahigit na possible answers on Pearson R. Kailan ginagamit to? Kapag ang categories mo ay quantitative data. Pwede ba sir gamitin yung naka-interval dito? Hindi. Ito ay ginagamit kapag naka-quantitative ang data. Halimbawa, doktor, tama, doktor, gusto mong alamin, gusto mong intindihin kung meron bang relationship ang age, edad ng isang tao doon sa kanyang dami ng sakit na nararamdaman. So nag-research siya. Lahat ng kanyang pasyente, tinanong niya ngayon ang edad. 75 years old po, 55 years old po, the record niya ngayon yun.
Tapos, tinanong niya rin, ano-ano na ang mga sakit na iyong nararanasan? May arthritis po ako. Sumasakit na po ang gulugod ko. Madalas na sumasakit ang ulo ko. So, yung unang survey niya, tatlo. 55 years old, tatlo ang sakit. 60 years old, dalawa ang sakit. So, those are quantitative data because those are numbers. Okay? To be specific, those are discrete data. Now, I'm sorry, yung age is continuous. Now, those are not categories. Pero pwede mo yan lagyan ng correlation. Gagamitin mo ngayon si Pearson R. Okay? Kung ang iyong test ay categories, kung ang iyong research ay naglalaman ng categories, chi-square gamitin mo. Kung ang iyong research ay naglalaman ng quantitative data, Pearson R ang gamitin. Okay? So marami pa yan na uri ng test, pero much deeper statistics na yon at hindi na para pa sa isang senior high school na estudyante. On your college days naman, madidiscuss yun at marami kayong makikita na what you call this? Makikita na statistical test. Magsawa kayo sa statistical test hanggang kayo na lang ang sumuko. Okay? Okay. Now, ito yung mga possible answers for a correlation. So, we have perfect positive correlation. Kasi may makuha ka dyan number 1, negative 1, 0.5, 0.3, ganito, ganyan. Pero di siya lalagpas ng 1. So, meron tayo perfect positive kapag ang nakuha mong R value, ito yung R na malaki kanina, is 1. Kapag negative 1, negatively, negative correlation yan. Kapag ka naman, greater than 0.5, may makukuha kang strong positive correlation. So, medyo magkakadikit. Pag perfect, yung perfect kasi hindi siya madalas nakukuha. Unusual makuha yon. So, ito yung madalas nakukuha. Strong positive, strong negative correlation. Okay, meron din tayong weak na positive correlation. So, related sila, pero mahina yung connection nilang dalawa. Hindi kagaya nung strong, is related. Kung gumalaw talaga yung isa, gagalaw yung isa. Ito sa weak positive, konti lang siguro. So, pwede mo i-conclude nga dyan na halos hindi na sila nakaka-apekto sa isa't isa. Yun yung weak positive correlation. Weak correlation. So, dalawa yan, positive at saka negative. Greater than 0.3. And then lastly, pwede ka makakuha ng ganito. Walang correlation. Walang relasyon talaga sa isa't isa. Hindi mo talaga sila makonect. Yun yung no correlation. Okay. Halimbawa, no? Magbigay ako ng mga halimbawa para ma-determine nyo kung tama yung test na gagamitin. Halimbawa, meron tayo dito isang sitwasyon na isang research topic kung saan gustong alamin ng isang researcher kung ang relationship, kung meron bang relationship ang biological gender, which is male and female there, and yung preferred na fruits. Okay? So, isipin mo na ng saglit kung anong klaseng test ito, anong klaseng gagawin. So, kailangan niya mag-isip ng hypothesis at saka ng test na gagamitin. So, I will be giving you, let's say, if the editor of this video will pause, it's okay, for about a minute. Okay, sige. So, ang problem dito is relationship between gender and fruit preference. Now, isipin mo kagad, ano ang magiging hypothesis mo? Siyempre, walang relationship. There is no significant. Andun yung word na significant kasi kailangan may kwenta yan. Kung walang kwenta yung pinaggagawa mo, walang kwenta yung research na yan. Huwag mo na ituloy. Okay? Kaya dapat there is no significant, sabihin, importante ba yung relationship nila? Meron bang bagay? Yung sukat ba na makukuha mo ay significant? Ibig sabihin, importante na sila ba ay may... Na, ang nakuha mo number ay or R value, chi-square value, etc. ay makapagsasabi na sila ay may relationship or wala.
So there is no significant relationship. So ang hypothesis natin is always on the null form or negative semantics ang form. Hindi ibig sabihin negative ang meaning, siya ay negative arrangement of sentence lang. Ibig sabihin yan, walang walang connection yung dalawang bagay na yan. Walang relasyon yung dalawang bagay. Ang gender at ang preferred fruit. So dun pa lang, may isip mo na anong mga variables ang makukuha ko dito sa isang research na to. Ang goal niya kasi is identify the relationship. Gusto niya malaman if there is relationship. So definitely, ang gagamitin niya ay isang correlational test or test of correlation. Ngayon, iisipin mo, ano mga variable na kukuha ko? Quantity ba? Or quality? So, ang makukuha ko dito ay quality. Bakit? Gender. Dalawa lang naman yun. Kung biological gender. Meron tayong male, meron tayong female. Fruit preference. Wala ka namang makikitang numbers doon. Ano yun? Apples, oranges, strawberries, mangoes, bananas. Kung tatlo lang ang gusto mong pag-aralan, tatlo. Kung gusto mong sampu ang mga fruits diyan, okay lang din. Okay? Pero categories yun. Kung categories yan at gusto ko ng relationship, ang pinakabagay diyan ay chi-square test of independence. Kung sabi sa independence, kung sila ba ay categorical, check. Meron tayong fruits, meron tayong gender. Ito ba ay test para alamin kung sila ay related? Yes, check. So, definitely, ang gagamitin mo ay chi-square test of independence. Next example. A researcher wants to find out if there is a relationship between the height and the weight of a newborn baby. Kung nung pinanganak ba isang bata, meron bang relationship, yung meron bang magkakambal ba yung height at saka weight ng baby, magkadikit ba yung kanilang relationship? So, hypothesis mo dyan, syempre, there is no significant relationship between the height and the weight of a newborn baby. So, ngayon, isipin mo, anong variable ang makukuha mo dito? Anong variable ang kinakailangan mo para masagot mo yung tanong ng researcher? So since kailangan mo dyan ng height at saka weight, kasi yun yung dalawang bagay na kailangan mo measure, yung height at saka weight ay quantitative data. Kung quantitative yan, quantitative siya, tapos relationship siya, ang pinakabagay dyan ay ang Pearson R. Ang Pearson R, categorical pero quantitative. Tapos, you're going to test if they are related or not. Okay? Next example. So, a company of drink is incorporating a new flavor dun sa kanilang drinks, which is mixed berries. So, ang goal nila ngayon dyan is to enable the customers to have a fit and beach ready body. Wow. Para maging sexy or macho, parang ganyan. Yung gusto nila maging fit yung kanilang customers. So nag-imbenta sila ng new flavor. So kapag gano'n, nagbibigay ka ng bagong flavor, kailangan dumaan mo na sa research 'yan. Hindi mo pwede ibigay kagad 'yan sa mga customers mo. Baka mamaya nakakalasan pa na 'yon. Ikaw pa may kasalanan. So 'yun yung sense 'yan. So ngayon, tinest nila yan doon sa kanilang na-invite na 100 individuals. So, from that, ano objective ng research? Ano ang goal ng research? Malaman kung ang kanilang mixed berry flavor ay totoo nga bang effective para maging fit ka. Okay? Next, this is just an example. So, hindi ibig sabihin totoo siya sa akin. Example lang yan, ha? Ngayon, anong variables ang gagamitin? Paano mo gagawin yung setup ng test? Iisipin mo na kagad yan by starting with your hypothesis. Ang hypothesis, syempre, there is no
significant effect or difference before and after the usage of the mixed or consumption of mixed berries flavor. So yun yung hypothesis. Walang pinagkaiba yan. Before tsaka after. Walang pinagkaiba. Kung ano yung sitwasyon ng katawan niya before, after yun pa rin. Yun yung hypothesis mo. So ngayon, anong mga variable or anong variable ang kakailanganin mo para malaman mo na ang customer ay fit or not? Tandaan, ang variable ang siyang magdidikta ng measurement ng goals mo. So, yung ibang estudyante ang gagawa niyan, mabubuang kagad. Maghahanap kagad ng hate post si share sa Facebook imbis na maghanap ng sagot doon sa kanilang kinakailangan. So, huwag niyong gagawin yan. Ang gagawin niyo is, paano ba malalaman kung fit? Kasi ang fit, ito yung kailangan mong i-measure dito eh. Paano malalaman kung fit? So ikaw, baguhan, walang kaalam-alam, hindi mo malalaman kung paano sinusukat ang fit. So anong gagawin? Mag-search ka. Kaya ka pinapagawa ng chapter 2 para sa mga bagay na yan. So gagawin mo, search ka, paano mo malalaman yung fit. Pero ang pinakamagandang test dito ay paired t-test. Bakit? There is a before and after at inaalam mo yung kanyang effects. Before and after. Paired t-test. Okay? Next, because there is a cause and effect, that's paired t-test. If there is comparison between before and after the treatment, that will be paired t-test. Pero, ano yung treatment na ginamit? Ang treatment mo ay yung paggamit ng mixed berries to achieve a body which is fit. The problem is, how will you measure yung fit? Okay? Yun ang problema. What data will be measured? Pasensya na kung gano'n ako ng gano'n pala. Andito kasi yung screen and this is the camera. Anyway, what data will be measured? Paano mo siya i-measure? Kasi hindi mo wala kang pamantayan para malaman kung fit or not. Kasi kung wala kang pamantayan, nonsense ang iyong statistical analysis, data analysis. That will be nonsense. Wala kang makukuhang sagot. So you need to have a measurement for your variable. Ano yun? Simple, body mass index. Sabi sa PE, pagka magandang body mass index, fit ka. Or kung babae, vital statistics. Diba? Pero hindi ko sinasabing maganda vital statistics, fit na kagad. For ano lang? For example, vital statistics. Yung sinasabi sa mga beauty queen, diba? Yung measure top, middle, and bottom. Yun yung measurement ng vital statistics. So, saan mong gagaling to? Paano mo to malalaman? Kasi wala kang kaalam-alam dito eh. Paano mo siya maiintindihan? Paano mo siya malalaman bilang isang tabula rasa or bilang isang taong blanco tungkol sa fitness? So, it will be taken from related studies and literatures. Hahanap ka ng mga studies na tumutukoy, tumatalakay tungkol sa pagiging fit ng isang tao. Kailangan po ba sir, pag sinabing related studies, kaparehas po nung tungkol sa mixed berries? Hindi. Ang kailangan mo, body mass index or pagiging fit, mag-search ka tungkol sa pagiging fit. At ano yung mga measurements, pamantayan, palatandaan na ikaw ay fit. Ngayon, kailangan yung values mo doon ay quantitative. Bakit? Kasi gagamit ka ng paired t-test. So, quantitative. Numbers ang makukuha. So, ano lang ba yung merong numbers doon? Body mass index, which is a number, or vital statistics, which is also be a number. So, saan ulit gagaling? Related studies and literature. Doon mo siya
kukunin. Okay? So, yun yung sense ng chapter 2, ha? Hindi na lang basta sinearch mo sa Google, mix berries, then copy, paste, pasta sa leader, or fit body, copy, paste, pasta sa leader, pasta kay teacher, pasta kay ma'am, kay sir. Hindi. Need to understand kung ano yung concept na gusto mong alamin. Okay? Yun yung sense niya sa buong chapter, buong research paper. Now, ano ito? Ah, okay. So, ah, okay, meron na siyang. So, a researcher will try to compare, another example ito, to compare the market performance of company A and company B during 2019 COVID-19 pandemic. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng research tungkol sa gaano kataas yung naging market performance ng isang ng dalawang companies A and B. So, ang pwede mong gamitin dito ay two sample t-test. Bakit two sample? Pwede mo sabihin equal sila or not equal. Pwede ka rin gumamit ng two sample z-test kasi alas parehas lang ng t-test. Yan. Problema, mamaya sabihin ko kung bakit. So, ang hypothesis mo is there is significant difference between company A and company B. So, ibig sabihin, equal or not equal lang. Parehas o hindi. Walang sinabing mas mataas, walang sinabing mas mababa. Mas mababa. So, ang test na pwedeng gamitin, two sample T and two sample Z. Two tail. Bakit? Equal or not equal. So, it is a comparison between two equal groups at between two groups, equal or not. Two-tailed. So, same yon. Pwede siya sa z-test. Problema lang, kailangan mo ng standard deviation. Population standard deviation dito sa two-sample z-test. Pwede siya maging one-tailed kapag sinabi naman ang company A ay mas mayroong mas mababang sales sa company B. Kapag itong hypothesis mo, one-tailed test na siya. Okay? Again, pwedeng T, pwedeng Z. So, another example. A researcher wants to confirm that the average examination scores of students in math exam is 70. So, meron kang hypothetical na value. So, yung value niyo, i-confirm mo ba kung parehas ba siya doon? Ito kagaya ng hypothesis dito. The average scores of students in math exam is not 70. So, pwedeng two sample t-test, pwedeng two sample z. So, same. Kailangan equal or not. So, yung 70, ikaw magbibigay. Hypothesis mo yan. Okay? Hypothesis mo bilang isang researcher. Okay. So, that concludes yung ating discussion regarding data analysis. Okay? So, ang tanong kasi ngayon is paano siya isa-solve? Paano mo isa-solve to? Paano ka makakapag-conclude? No? So, again, I will be leaving the solutions solving on your statistics teacher and the PR2 teachers or PR1 teachers. Pero ngayon, tayo ay mag-move sa paggamit netong application na to, software na ito. Okay? So, I will be closing first this. And let's open this. Call this software. Okay? So, itong software na to ay tinatawag na Jamovi. Okay? Jamovi software. Ang Jamovi software, may pangalan niya. Ito, Jamovi. So, you can download this free on Google, okay? Or you can also get this on this link, jamovi.org, and download, install on your computers. So, ginagamit ito to as an alternative on SPSS. Ang SPSS kasi is medyo complex gamitin unlike Jamovi na you can solve using click. If I will be comparing naman the solving using Excel, Jamovi, and
SPSS, may Jamovi will be best for students. Ako kasi ako, sanay ako sa Excel. I create my formulas and then I create my own calculator on Excel and then the calculator will solve everything for me. As long as tama yung formulas na nilagay ko. SPSS is complex for professionals. Mas gamay nila gamitin yon. So, sa inyo, ito muna ang i-advise kong gamitin. We have here Jamovi. Okay, ang Jamovi po ay is a software that can solve basic statistical analysis. So, we have here variables, data, analysis, and the edit bar. Okay, so ito yung medyo on the looks of the formulas. I mean, on the looks of the texts. Pero ang focus dito is variables. You can also you can include your variables here. You can always add a variable, insert, append, or etc. Okay, you can add. You can name your variable. You can name. Let's say, for example, I am going to do a research regarding the gender. Ayun kanina example natin na gender and yung kanyang favorite food, a favorite fruit, let's say fruits. Ayan, fruits. Tanggalin natin sa letter C. You can delete the variable na hindi mo naman kailangan. So we have the two variables here. Okay? You can also enter your description para matandaan. Ano nga ba yung gender na yan? Ano ba yung fruits na yan? Okay? Now, if you move on the data tab, this one, if you're seeing my cursor, the data tab is having a Excel-like format. So, meron siyang mga cells. Now, you are going to write your data observations here on the cells. So, ganito yan. Ang problema ko is, meron bang relationship ang gender at saka favorite fruit? Ngayon, how will I collect my data? Is it by observation? Magtitingin-tingin lang ako sa labas, tignan ko kung ano kinakain ng mga may hawak ng prutas, or by survey? Definitely, by survey mo gagawin yan para mas pabilis ang kuha mo ng data. So, dalawa lang ang laman ng questionnaire ko. Hindi na 10, hindi 15, hindi 20, hindi 25, 30 questions. Dalawa lang. Tatanungin ko lang ano ang gender. Tatanungin ko lang ano ang favorite fruit niya. So yung fruits ko, lalagyan ko ng choices. Pwede may choices, which is yung tatlong pinag-aaralan ko. Halimbawa, we have apples, orange, and strawberries. Tapos, yun lang. Dalawa lang. Hindi na magtatanong ng iba. Hindi ko naman kailangan yun. Hindi pang magdagdag pa ako, hindi ko naman magagamit sa research ko, para saan pa? So, yun na lang ang lalagay mo. So, halimbawa, ito yung number one na interview nating una. Sumagot, male, o lagay mo, M, or male. Tapos, sumagot siya ng fruits niya, apples, type apples. And then, sumunod na interview ko, lalaki uli, male. Sumagot naman siya, orange ang gusto niya eh. Tapos, male ulit yung nasa interview na pangatlo. Tapos, strawberry naman yung gusto niya. Strawberry. Okay? So, lahat ng data na may makukuha mo, input mo dito. So, again, sabi ko nga, kailangan ito ay lalagpas ng 30 datas. Kasi kung 20 plus lang yan, mababa ang chance na maging tama yung research mo. So, lagpas natin. So, lahat ito female na. Female. Female. Pwede ka mag-copy-paste dito. Copy, Ctrl-C and Ctrl-V lang din. Paste, paste, paste natin as female. Female, 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 and then female. Female. Tapos, female and female. And then apples. Halimbawa, ayan, ayan, apples. Apples. Ay, apples, 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 and then strawberry. Bubuhin ko lang yung aking input. Kunwari natapos na ako mag-survey.
Tapos orange. Ayan, orange, orange, orange. Hanggang sa pinakadulo, puro orange na yung binili. Example lang ito ha. So, nag-interview ko ng 34 na tao, kaya 34 ang data ko. At ang sagot nung halimbawa, pang 11 kong in-interview or pang 24 ka na in-interview, babae siya, orange gusto niya. So, ganun ko i-write yung aking data dito. And then, I will be moving now to analysis. So, dahil tapos na ako sa data na input ko na lahat, mag-a-analyze na ako ng data ko. I will be using now this frequency. Okay? Meron ditong t-test, ANOVA, and regression. Kung gusto gagawa ka ng t, etong gagamitin mo, click mo yung t. Gagawa ka ng ANOVA, click mo yung ANOVA. Pero ang gagawin kasi natin is chi-square. So, I will be clicking the frequencies. Makikita ko dito yung independent samples. So, ito yung test of association. Chi-square test of independence. Yan yung kanina. So, I will be clicking this. If you click this, ito po ang malalabas sa inyong interface. Makikita nyo dito, meron tayong rows and columns. Pag sinabing rows, ito yung, kita nyo dyan sa gilid, meron tayong sa taas at saka sa gilid, sa baba. Like, kahit sino naman ilagay mo dyan, lagay mo yung gender, basta yung isa, lagay mo sa columns. Okay? Tapos, isa-solve nyo na yan ng kusa without giving formulas, without writing formulas. So, this will be solved automatically. So, medyo matagal lang at ang aking internet ay naghihingalo. Okay? So, ito yung kanyang table. Gumawa na siya ng sarili niyang table. We have 34. We have capital N or number of samples, 34. So, we have here degrees of freedom, DF2, and value 0.0463. Now, hahanapin mo ngayon yan dun sa table. Ito nga lang ang problema sa Jamovi. Wala siya ditong table ng chi-square. Again, I will be giving the right doon sa inyong statistics teacher and PR2 for this. Okay? So, let's search muna yung table. Isishare ko na lang ulit. Hanapin ko yung table for chi-square. Chi-square table. Saan ba yung malinaw ko na chi-square table? Nahanap ko pa. Okay, ilagay ko sa PowerPoint yung chi-square table. Okay? Para makita po ninyo kung ano yung itsura ng chi-square table. Pero alam ko binigyan na kayo nito ng inyong mga teachers. Okay? So, change tayo ng screen. Okay? Change tayo ng screen. Ito yung ating table. Ito yung ating table. So, we have a chi-square table, no? So, kanina, degrees of freedom natin sa Jamovi. Wait lang. Ligay ko din dyan para makita nyo yung result ng table. We have this result on the chi-square. So, lagay natin dito sa PowerPoint. Okay. Para ma-compare natin. So, I have here the result. Ito. Again, ayusin ko lang format para makita ninyo. Okay. So, we have here a result of 0.0463. That's the chi-square value. So, meron dito isa nakalagay P. Yung P naman ay ginagamit. Ito, mas madali kumpara sa value. Yung value kasi, titingin ka pa dito sa table na to. So, madalas na ginagamit sa table ay itong 95% significance level. So, ito po yun. Yung ating itong column ng 95 na to. Okay? 95 na ito. Okay. So, on this,
Hahanapin mo yung degrees of freedom mo, which is 2. Ito po yung 2. Yung 2. Ito yung 2. 2. Tapos, iti-check mo ngayon kung ano yung number niya. Ang tawag ito ay critical value. So, we have here 0.103 something. Okay? 0.103 at medyo malayo sa ating 0.0463. So, ibig sabihin, ang ating male and female ay tawag yan, mas malayo siya. So, hindi siya identify nyo if yung x value nyo is lampas doon sa 0.103. So, isipin nyo ngayon kung lampas or hindi. Okay? Kung lampas or hindi. Ayan. Okay, kung lampas o hindi. So, we have here 0.103 and 0.0463. So, hindi naman siya lampas. So, ibig sabihin, ang gagawin mo ay, ang iyong hypothesis ay hindi ire-reject. Okay? Hindi mo siya ire-reject. Yun yan. So, hindi siya lumagpas, 0.0463. So, hindi siya ire-reject. Okay? Now, at para saan yung paggamit ng p-value? Okay, so para saan yung p-value of 0.977? Pag meron kang p-value of 0.05, mas mababa sa 0.05, ang ginagawa mo doon ay nagre-reject ka ng hypothesis. Pero kapag ito ay mas mataas sa 0.05, okay, ang ginagawa mo doon ay nag-a-accept ka ng null hypothesis. Okay? So, balik tayo sa may Jamovi. Nakita ko lang yung table para magamit. Ay, ano nyo. Na yung isa sa mga ginagawa is using the table. So, balik tayo sa may Jamovi natin. Okay? So, ang ating value now here is, ayan, ang ating value now here is 0.977. So kapag meron kang 0.977 na p-value, ano ang mangyayari? Yung nga, panaintindihan ako kanina. Anong gagawin? Are you going to accept or reject your hypothesis? Ano po gagawin? Ang gagawin po ay i-accept ang inyong null hypothesis. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, walang pinagkaiba yung ating walang relationship yung gender sa kagustuhan ng kung anumang uri ng prutas yan. So, meaning, there is no significant relationship. Okay? So, we need to accept our hypothesis. So, lalagay mo sa conclusion mo yun. Ganun ang pagsusulat ng data analysis. Okay? So, okay? So, ibig sabihin ng 0.977, so, ibig sabihin niya, 97.7% na mangyayari yung ating null hypothesis. Ibig sabihin nun, mag-occur yung ating situation sa null hypothesis, you're going to accept it because we have 97.7% or 0.977. Or meaning nun, there is no significant relationship. Wala lang. Hindi magkakonekta ang male-female sa apple, orange, strawberries. Okay?
So, yun ang drawback naman nito ng Jamovi. Kailangan mo mag-interpret on yourselves because of the values it will be giving. Although SPSS also goes like that, pero for me, you will be using Jamovi as a student. Okay? Pero pagka nasa field na kayo, you may be tasked to use SPSS or do manual like Excel. You will be including your call this. You will be including your formulas on the formula bar of Excel. So medyo mas mahirap 'yon. Okay? Okay. So I will be asking you to explore this ang ating pangalan nito, Jamovi, because there are several, ayan, may mga paired sample t-test na siya. Meron na rin siyang ANOVA. So sa paired sample, ito yung kanyang lalabas. Kailangan yung before at saka after mo. Sige, gawin natin ang paired sample for the sake of example. Let's say, before treatment, lagay mo pangalan tong iyong gender. Before saka after. Punta natin, after. So you can change the name para di kayo malilito. Okay? Pag nabago na, punta na ngayon sa data. So sa data, syempre, hindi nyo natatanggapin tong male and female kasi ito po ay mga data ng categories. Ang t-test kasi ay gumagamit ng okay, delete na lang natin yung delete na lang natin lahat yung columns. Gawa tayo ulit ng variables, no? Add variable, append. Okay. Add a variable na append. Ang lalagay natin is ano ba? Wait lang, lagay tayo ng variable. Add. Ayun. And then add ulit. So we have A. So sa A na yan, search natin si A. Ay, nawala yung A. Okay. Ayaw niya magdagdag. Okay, ayan. Nag-lag yung aking Jamovi. Anyway, so, lagay ka ng variable. You can also delete the variables na hindi mo kailangan. So, we have a paired t-test. So, we need lang naman a 2. Yung isang before, tsaka isang after. After. So, data. Pagdating sa data, include mo na yung data mo. Halimbawa, nag-conduct tayo ng t-test. Ang gusto natin malaman if effective ba ang sabon, halimbawa isang sabon, effective ba itong sabon na to sa pagtanggal ng tagyawat, halimbawa problema ng mga teenager. So before, hindi mo sa bibilangin mo yung tagyawat sa mukha. Ang gagawin mo is, i-rate mo lang siya, ilagay mo siya into something na categorical, pero quantitative pa rin ang measurement. Like, para siyang always, sometimes, never, pero 5, 4, 3, 2, 1 ang i-record mo. Parang ganun siya. So, sa experiments, meron kasing ganon. So, sa mga hanapin ngayon yung scale, tawag yung scale, sa mga hanapin yung scale, maghanap ka sa chapter 2, mag-research ka kung may scale ba tungkol sa kalagayan. Kasi ang pagkakaroon ng acne is not a, hindi siya different na thing. It's a normal thing. So, meron siyang scale, syempre. Kasi nag-scale yan, 5, 4, 3, 2, 1, 5, interview mo ay first sample mo, first user nung sabon, 5, 4, 3, 2, 5, 5. Tapos, 10 ang in-interview mo. Let's say, 10 sila. Lalagyan mo yung data, 10. Ay, sorry. Ayan. Plus 2. Ayan. Ngayon, after, check mo ngayon. Tignan mo kung nagbago na yung scale nila. Let's say, ito, naging 4 na. Ito 4 pa rin, ito naging 1,
naging 4, naging 1, 1, 1, 2, 1. Okay? So pagkatapos niyan, pwede ka na ngayon mag-analyze. Click the analyze and then check the t-test. Since meron tayong before and after, you can use paired sample t-test. Okay? Pag kinlik mo yung paired sample t-test, ilalagay mo yung paired variables mo. Yung before, ilagay. Tsaka after, ilagay din. So makikita niya, pinag-iwalay niya yung before and after. So, and then, isasolve niya na yan ng pusa. Okay? Isasolve niya na siya ng pusa. Ayan, kaya naglo-loading yan, nagsasolve na yung ating t-test. So, ang statistic value natin is 3.07. Then degree of freedom is not is 9. Now, pwede mo yan gamitin for table purposes. Pero mas madaling interpret itong p-value. So, meron tayong 0.013 na p-value. O so, ibig sabihin, mababa siya sa 0.05, no, na p-value. So, meron ka lang 1.3% na ang iyong null hypothesis ay hindi, ay, now, meron ka lang 1.3% na ang iyong null hypothesis ay mangyayari. So, ano ba pwede maging hypothesis dito bago ka gumawa ng variables in data mo? Diba, lalagay mo lang dyan, there is no difference from before and after. So, kung walang difference from before and after ang null hypothesis mo and meron ka lang 1.3% 0.013 is 1.3% times na lang sa 100. Ibig sabihin, mababa ang tsansa na mangyari yung null hypothesis. So, ano magiging conclusion mo? Ire-reject mo siya. So, you are going to reject your null hypothesis. Kapag nireject mo ang null hypothesis, ibig sabihin, ang magiging conclusion mo, yung kabaliktaran niya. Kung ang null hypothesis mo, there is no difference, ang conclusion mo magiging, there is difference. So, ibig sabihin, umepekto yung sabon. Umepekto mula dito sa data mo, yung nakascale ng 5, alimbawa maraming acne or sobrang dami acne, medyo madami acne, sakto lang yung acne, normal, ganyan. Ibig sabihin, umepekto yung iyong sabon. Bumaba yung kanilang classes of, I mean, scale when it comes to that simple, when it comes to that normal thing. Normal ang magkaroon ng acne, okay? So, base sa analysis mo ngayon, 1.3% lang ang magsasabing ang data mo ay walang pinagkaiba. The remaining 97.7%, ibig sabihin, mangyayari yung kabaliktaran ng null hypothesis. Kaya mas madali ang p-value kumpara sa statistic and BF. So definitely, accept and reject ang null hypothesis. Accept mo yung alternative. Accept mo yung kabaliktaran niya. So pag nilagay mo sa conclusion mo yan, ganun ang mangyayari. Accept ang alternative. Ibig sabihin, there is a difference happened. There is something happened. There is a change happened from before and to after. Okay? So again, I want you to explore this and try to solve problems. And for the teachers dito sa OLOPS, if you're teaching this, you can also introduce them to MOBI. Wag SPSS kagad because that will be complex for them. So JMOBI is just a click and type of click and encode type of software. So definitely it will be a user friendly. Okay? So that concludes our discussion for this seminar. So I am expecting at least that you got something from me, something from my ideas, information sa tinuturo ko din sa ibang students. And I hope that this will help you as a research students na
makapag-conduct kayo ng tamang data analysis, because that will be a vital vital part of writing a research paper. Okay? So, thank you po sa pag-invite, especially to Sir Josh and the ABM Department of OLOPS, and thank you for trusting me na makakapag-impart ako ng knowledge on your students. That's it for today. Thank you po. Again, thank you po. Ladies and gentlemen, it's an honor to present our first certificate to Mr. John Japet Gashas in recognition of his outstanding contributions to our webinar. Please accept our certificate as a token of gratitude. Thank you for your dedication and expertise, Mr. Gashas. Before we conclude, I want to express my sincere thanks to each participant. Your presence has made this webinar truly special. We appreciate your engagement and commitment to this webinar. Data analysis, a guide on the statistics of... As we wrap up, I'd like to encourage everyone to take a few moments to fill out the evaluation form in the comment section, the caption of this live below, the screen, or just scan the QR code presented. Your feedback is invaluable and will help us enhance future webinars. Thank you in advance for your input. This is Justin Garcia, signing off. Have a wonderful day, everyone. As we close this meeting, Lord, we want to give honor. Thank you, God, for the time we had today to discuss such valuable topics. May you bless each person who took the time to gather here today, and let your hand of protection be on them throughout the rest of the week. Let the work done here today come to fruition, and let it all be for your glory. Help us each to do our parts to bring the intakes to life.